Sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Agustin, obispo at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mag-isip po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, niuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na loyuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginagawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay, kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sa may inyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo.
Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lubos na mag katamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganiyang-ganiyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahonan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinasabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Ang atin pong ebanghelyo ay karugtong ng ebanghelyo natin simula noong Lunes. At sa pagkakataong ito, ito po ang huling dalawa sa pitong sumpa na binitawan ni Jesus sa harapan ng mga eskriba at pariseo.
Ang kausap po ni Jesus ay mga eskriba at pariseo kasama ng kaniyang mga alagad. Sa ganang kaalaman na mayroon si Jesus, muli niyang direktang kinausap ang mga eskriba at pariseo. Sino po ba ang mga eskriba at pariseo? Ang mga eskriba at pariseo ay ang mga grupo o religious groups na gumagalaw sa templo ng Jerusalem. Sila po ay mga makapangyarihan. Sila po ang gumagawa ng mga batas sa pang-araw-araw na gawain sa loob ng templo. Sila ang nagsusupervise kung ang mga batas ni Moses ay natutupad ng bawat isang dumadalaw sa templo o yung mga Hudyo na nagbibigay galang, naghahandog ng mga iyahain sa templo. Kung ito'y kanilang nasusunod, ito po ay sinusupervise ng mga eskriba at pariseo. Dalawang bagay ang pinagsama. Ang mga eskriba ay religious. Ibig pong sabihin, sila ang nakakaalam ng letra por letra ng mga kautosan ni Moses. Ibig sabihin po, napakatagal ng kanilang pinag-aralan at napakalalim ng kanilang kaugnayan sa mga salita noong panahong iyon. Sila po ay religious. Ibig sabihin, sila ang nangunguna sa lahat ng kanilang mga liturgical acts inside the temple. Ang pag-aalay, sila ang nangunguna. Ang pagsamba sa Diyos, sila ang nangunguna. Kung tutuusin, sila yung figure na lagi nating makikita sa templo ng Jerusalem. They are religious. Dahil sila ay matalino, dahil sila ay banal, dahil sila palagi yung nasa loob ng templo, sila rin ay leaders. So pag pinagsama mo yung dalawa, they are religious leaders. Sila ngayon ang figure ng templo. They represent kung anong klaseng templo sa Jerusalem ang tunay na pinupuntahan ng mga tao. Pero sa ganitong pagkakataon, pito sa mga sumpa ni Jesus ay nakatuon sa kanila. Ngayon po ay napakinggan natin sa Ebanghelyo ang huling dalawa. Ang una ay para kayong mga libingan na mapuputi, makikinis sa labas, pero sa kalooban ay punong-puno ng mga buto ng bangkay. Ang ikalawa, nagtatayo sila ng mga images ng mga propeta, pero ang mga propetang kanilang itinayo ay pinatay naman ng kanilang mga ninuno dahil hindi sila naniniwala na ang mga propetang ito'y ipinadala ng Diyos. Eskriba at pariseo na umiikot sa buhay ni Jesus. Mas madalas po, tayo ay parang eskriba at pariseo. Mas madalas, para din tayong mga libingan na malilinis sa labas, pero punong-puno ng bangkay sa kalooban. Ang gustong iparating ni Jesus ay matuto sila
sa katotohanan ng pananampalataya na ang taong kaharap nila na nagpapakita kung ano ang katotohanan ng kasulatan ay napupuno sa pamamagitan ng salita at gawa ni Jesus. Si Jesus ang halimbawa ng paggawa na nakasalalay sa pananampalataya. Hindi yung hindi ka lang naniniwala, kung hindi gumagawa ka na naaayon sa pananampalataya. Ang mga eskriba at pariseo ay puro lip service. Magagaling yan sila kung inyong titingnan ang history ng mga pariseo at eskriba. Sila'y totoong mga banal na tao. Totoong magagaling magpaliwanag ng mga kasulatan ni Moses. In fact, para ikaw ay maging religious leader, dapat alam mo sa isip mo at memoryado mo ang lahat ng mga 613 na batas na pinapatupad nila noon pa man. Ganoon sila kagaling. Pero hindi ganoon ang batayan ni Kristo. Ang batayan ni Kristo ay makita ang sinasabi mo, makita ang iniisip mo, makita ang dinadama mo sa gawa. Hindi lamang palaging general statements. Ano po ba yung halimbawa ng mga general statements? Mahal ko kayo. General statement yun. Kaya nung sinabi ni Jesus na mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin mo ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Walang ibang halimbawa kung hindi ang kaniyang pagkamatay sa krus na ipinakita ang kaniyang pagmamahal. We need to learn the hard way. Ito ang gusto ni Jesus. Learning life, learning our faith the hard way. Bakit po? Para matuto tayo kung papaano hawakan ang buhay na ibinigay ng Diyos. Hindi natin ibibigay ang buhay na parang isang cheese cupcake, kainin mo, masarap yan. No, you have to learn kung papaano lutuin yung cheese cupcake na yan. Huwag kayong manghinayang magturo the hard way sa ibang tao. Dahil ang pananampalataya ay hindi lamang yung bagay na gusto nating marinig. Hindi lamang yung magagandang bagay na gusto nating marinig sa iba. O hindi, kailangan din nating marinig yung mga bagay na nakakapagpabagabag sa ating kalooban upang makita natin ang katotohanan. Hindi pwedeng puro papuri ang ating matatanggap. Kailangan ding mayroong stronger words para tayong lahat ay matuto sa katotohanan ng buhay. Ito si Jesus. Ang kaniyang salita ay nakapag-shaken up, nakapagpaalog sa kaisipan ng mga eskriba at pariseo. Ano ang response ng mga eskriba at pariseo sa mga salita ni Jesus? Galit. Nagagalit. Galit na galit kay Jesus.
Hindi ba ganun din naman tayo? Pag nagsalita tayo sa ating mga anak ng bagay na medyo masakit, na medyo totoo, nagagalit ang mga bata. Ano ang response sa mga bata? Maglayas, maghanap ng kakampi, pupunta sa barkada kasi pare-pareho silang pinagalitan tayo, magkampihan tayo. Awayin natin ang ating mga magulang. But they never realize na minsan they need to learn the hard way. Turuan po ninyo. Turuan po natin. Walang mawawala kung minsan sa isang araw gugutumin nyo ang mga tamad. Walang mawawala kung sa isang araw hindi nyo bibigyan ang mga taong palaasa. Walang mawawala kung ang ibang tao na nangangakong hindi tumutupad ay tuturuan natin ng leksyon. Sapagkat ginawa na ito ni Jesus bago pa natin gawin. Let us learn to love the hard way. Huwag tayo puro bigay. Turuan din nating magbungkal. Sapagkat hindi pwede na ang taong palaasa ay palagi nating pagbibigyan. We are giving this service to them. Hindi talaga natin tinutulungan. Tinotolerate natin ang katamaran. Paano, Father, mahal ko? Nagmahal din si Jesus, pero habang siya'y nagmamahal, siya'y nagtuturo ng katotohanan. Let us embrace yung pagkakataong ibinibigay ng Diyos na pinahaharap tayo sa realidad ng buhay. Baka katulad din tayo ng mga eskriba at pariseo na malilinis sa labas, nagniningning, pero ang ating kaluluwa ay inuuod ng kasalanan. Kaya ang simbahan na itinatag ni Kristo ay mayroong sakramento ng kumpisal upang ang panglabas at ang pangloob na katauhan natin ay magiging malinis bago tayo humarap sa Kanya sa banal na Eukaristiya. Huwag po nating sayangin ang pagkakataong tayo ay inaalog ng Diyos sa araw na ito. Baka tayo ay mga nicho na sinasabi ni Jesus ngayon. Kunin natin ang pagkakataong madama at mayakap ang pagmamahal at awa ng Diyos sa araw-araw ng buhay. Bukas po ang ating simbahan sa pangungumpisal. Meron po tayo mga paring palaging naririyan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Upang tayo'y manumbalik sa Diyos at maunawaan at madama ang tunay na kahalagahan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Mag-iingat po tayo ngayon at pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay
dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita makapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, may ihahain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon,
O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of me, from the desire of being praised, from the desire of being preferred to others, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being consulted, from the desire of being approved, from the fear of being humiliated, deliver me, Jesus. Jesus, meek and humble,
Bukas po, August 29, 2024, araw po ng Huwebes, pagunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag, magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatatlo ng hapon na gaganapin po sa loob ng simbahan. At ang ating maringal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon na pamumunuan po ng ating rektor at cura paroko, Reverend Father June Sescon. Makiisa po tayo. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sag-isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, at namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.